Nagbabanta pa rin sa Batanes Group of Islands sa Bagyong Lawin. Ang update niya hatin ng ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani? Well, dala pa ng Super Typhoon Lawin ng malakas na hangin at mga pag-ulan, lalo na sa extreme northern Luzon, kaya naman itinaas na ng pag-asang storm number 3 sa Batanes Group of Islands. Signal number 2 naman sa Cagayan, kabilang ang Calayan at Babuyan Group of Islands, samantalang signal number 1 naman ang nakataas sa Ilocos Norte, Kalinga, Apayao, Abra at Isabela. Kaya pinag-iingat po ang mga residente sa mga binanggit nating lugar sa banta ng flash floods at landslides. Namataan ng pag-asa ang mata ng Bagyong Silawin sa layong 210 kilometers lamang diyan sa may silangan ng Basco, Batanes, at may lakas ito ngayong 185 kilometers per hour near the center at bugsong umaabot ng 220 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 13 kilometers per hour. Base sa storm track ng Weather Central ay hindi na po magla-landfall itong bagyo dito sa may extreme northern Luzon, at kung hindi magbabago ang direksyon at bilis nito ay inaasahang lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Pero sa ngayon, maiging wag muna pong pumalaot dito sa northern at eastern seaboards ng Luzon hanggang dyan sa may western Visayas dahil po sa matataas na alon. Mm-hmm. Mang Tani, ibig sabihin ba niyan makakaasa tayo na mas maganda na ang panahon kapag nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility yung bagyong Lawin? Mang Tani? Mel, unti-unting bubuti ang panahon dito muna sa Visayas at Mindanao habang papalayo ng bansa itong bagyong Silawin. Pero ngayon pa lamang po ay nagbibigay na po tayo ng babala dahil may isa na namang posibleng sama ng panahon ang mabuo dito sa may bahaging ito ng West Philippine Sea. Base kasi dito sa ating wind arrows ng Weather Central, paglabas po ng bagyong Silawin sa Sabado, saka naman mabubuo ang isang bagong low pressure area. Ito yung nakikita nating parang sirkulasyon dito. At kapag ito ay nabuo, although maliit ang chance nito na maging isang ganap na bagyo, magdadala pa rin ito ng pag-ulan sa Luzon ngayong weekend dahil ito po ang magpapalakas ng hanging habagat. At ito'y nakikita nating mga iba't ibang kulay dito na siyang magbibigay ng mga pag-ulan kahit po lalabas na ng ating PAR ang bagyong Silawin. Kaya bukas, asahan pa rin natin ang pag-ulan, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. At kasama na dito ang Metro Manila na kung saan malaki ang tsansa ng pag-ulan pagdating ng tanghali at gabi. At makikita natin na 90% ang posibilidad ng pag-ulan sa tanghali at 100% pagdating ng gabi. At para sa iba pang detalye, bisitahin ang GMA News weather page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.